hindi marunong maging presidente. Ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung ang trabaho niya para sa bayan na ito. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. And then one time, priority daw sa ganyan. So, I said, okay, this is, some form of insincerity. Yun. Some beses, sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi, na ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. Bumakbohong vice president, alam na natin lahat yun. Ginawa ko yung kampanya. Alam na natin lahat yun. Okay, so, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo na pinataklo akong president, si President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbo, President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala iyan. Kung ikaw ay president, mas mahirap pa. Sabi niya, maawa lang ako sa'yo. May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So, that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang ang request ko sa iyo. If you win, dalawa lang ang request ko sa'yo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero, meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa'yo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandiyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan. Iintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako,
insurgency free na ang Davao City. So na maiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said readily, he said yes. And then ang isa, sinabi ko sa kanya, you know, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Maiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi hindi naman niya maintindihan na, oh anak, I have to consecrate myself to the service of the nation. Hindi naman pwede sabihin sa bata, yun din maiintindihan yun. So, sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na vice president ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandiyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman vice president tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan. Hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdurgahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? So, naiyahan, ginabuhan. Asam na siya dahil to planning a coup d'etat, planning to overthrow the government. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So, sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka, pinag-iisipan na meron kang gawin. Samog ka na siya ba? Trabaho ka, o niya napahinga na nga intriga, madaot lang imuhang kamada. So, yun lang ko. Sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumipat sa education? Kasi tatlo naman yung platform ako. Pampayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So, sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So, napunta ako sa DepEd. And then, the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, hindi na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses, sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi, na ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yung usapan natin. Kasi niiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi sinabi siya, do I have to tell them? Semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Some beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ngayon. So, I said, okay. This is some form of insincerity. Okay, wala namang problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Hindi naman problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Hindi naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo ang budget ng DepEd. Question?
Yes, ma'am. So you said 4:11 to 7:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente. Ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo. Ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May mga, madaming mga negative tuon sa listahan. Okay, so